Binabatikos nila ba ng China? Oo. Pero gumagamit sila ng produkto ng China. Naku, mga ipokrito! China daw. Si Duterte, China. Pero gumagamit sila ng kwan. Mostly na produkto natin dito galing China. Nakikita mo? Order ka sa Lazada. Anong tatap? China. Ha? China! Talaga may iwasan yan. Siyempre, kasalanan din naman natin yan. Eh. Kung maroon tayong disiplina sa ating sarili, kung maroon tayong magdala ng ating mga basura, siyempre, di na makakalat yan. Tama, tama. Sa totoo lang, hindi kasalanan ng gobyerno yan, kasalanan natin. Ng basura, sir, no? Oh, maganda din, no? Maganda talaga. Buhangin na talaga siya. Yeah. Follow light. Oh. Sarap ng tubig, oh. Ooh. Basta na pa kasi umulan. Hindi ko lang basta. Oh. Bawal na pati. Sagad-sagad na lang. Walang bantay yata ngayon, eh. Ano pangalan mo, sir? Ha? Ano pangalan Ryan, mo? Ryan. Ryan. Baka may gusto kang batiin dyan, si Ryan. Oo. Oo, mga apa lang sa mga kababayan natin. Ayan. Ay, good afternoon. Ayan. So, nagtangkisaw tayo dito sa Manila Bay. No? So, napakaganda na. At although may mga basura dyan, eh, dala ito ng, siyempre, umuulan. Pero actually, kung walang basura, napakalinis po mga kaibigan, no? Mga kababayan. Ayan. So, hindi tayo maligo dito. Pero bawal dito. Kasi, pinaayos pa kasi dito eh. Ayan. Pero pag, pero narinig ko, by October yata. October. Buksan dito sa public. Mm-hmm. No? So, yan. Visit kayo dito, punta kayo dito. Ayan. Saka pupunta kayo dito, siyempre kumakain kayo, basura, malinisin nyo. Ayun. Kasi kita akong dito. Actually, ang mga basura na ito ay galing sa Cavite. Oh, marami kasing konektado itong Manila Bay natin, sir. Magundun, gumung galing sa Cavite. Ano yung malinit na yun? Malinit na, maganda na pasak. Ang sarap na tubig, no? Ayan, malinis. Oo, oh, malinis na. Kasi tayo. Sige, tara. Ayan. Oo. Oh. Ito yung mga masasabi mo dito sa rehabilitation ng ating Pangulo dito sa... Ay, siyempre napakaganda. Kaya nga, this coming election, kung tatakbo man siyang bese, ako kung gusto ko lang ha, gusto ko pang bigyan ng 6 na years si Duterte. Pero tuloy, kasi pag iba naman yung presidente, lalo na mga dilawan, mga gago yun eh. mga balasukan yan. Natanggal yung ano ko, yung payong. Ano yan sila? Naku! Kawawa na naman tayo nito. Oo. Kawawa na naman tayo nito. Kaya kahit na nasa last ha, survey kay Duterte, mataas ang ratings. Oo. Oo, marami talaga gusto ko na mga Pilipino na marami pa babago talaga. Ay, ano yung kasi mga... Kasi yung mga bias nito, hindi naman pinabalita eh. Ano masasabi mo sa mga ating mga ayaw dito sa Dolomite, yung mga nag-aayaw dito? Oo, maraming ayaw dyan, lalo na yung mga kwan, yung mga basta dilawan, ayaw talaga yan. Ayaw ng pagbabago yan. Oo, mga dilawan, mga hinayupak yan eh. Oo, mga wala yan sila ibang ginawa kundi yan, manira. Siyempre pag manira ka, isa lang yan ang ibig sabihin. Inggitero ka. Oo. Yan, naiinggit ka. Kasi ayaw mo umasenso yung kapwa mo Pilipino. Kasi nanalalaita eh, sa dugo mo, nasa dugo, nasa buto mo ba? Oo. O nasa cells mo eh. Yung pagiging inggitero. Eh Marcos pa yan! Eh Marcos pa yan pagiging. Sa panahon ni Marcos naman, ano naman yung masasabi? Ay maganda si Marcos. Actually, siyempre itis na ako na pinanganak eh. Oo. 1982 ako, wala akong alam nun. Oh, wala ka. Pero nagsaliksik ako, no? Mga kabayan. Magsaliksik kayo. So, diba? Dalawa lang. Ang binibintang nila kay Marcos. Dalawa lang. Magnanakaw at diktador. Oh. Pero, napatunayan ba nilang nakaw? Wala. Nabalita na yan eh. Korte na mismo ang nagsabi.
na kahit isa sa mga sinampa nilang kaso, not guilty si Marco. Dinismiss na eh. Na-dismiss na sa kaso. Ibig sabihin, hindi nila napatunayan na si Marco ay nagnakaw. Bakit sino bang totoo magnanakaw? Sila, mga dilawan. Sila! Sila totoo mga magnanakaw yan. Kasi ang magnanakaw, no, galing sa kapwa magnanakaw. Yan. Magkakaw niyan eh. Magpinsan lang yan, inggit. Ang pinaka-rason talaga yan kung bakit nila ginawa yung kay Marcos. No? Naiinggit sila. So pag naiinggit ka, anong gagawin mo? Sisiraan mo yung tao. So ayaw pa nga nila ipalibig sa libingan ng mga bayani. Naiinggit talaga sila, grabe yung sagad yung ako ng inggit nila. Kasi si Marcos, mayaman na yun, bago pa nagpresidente. Mga gold bars. Sa kanya? Mga gold bars na si Marcos, oo. O paano ko nalaman yan? 1982 ako pinanganak, hindi ko pa alam yan. I research, nasaliksik ako. Kung totoo ba to? Kasi nakita ko eh, maraming mga ginaginawa si Marcos eh. Pag kurap ang isang tao, magagawa mo ba to? Sila, namuno si Cory. Ah, yan. Si Ninoy, may nagawa ba sila? For the past 30 years? Wala! Alam, ginawa nila pasura dito. Ito, gabi ito, hindi mo yan. Noon, hindi mo mapuntahan to. Ah, kwento ng tiyuhin ko. Naliligo sila dito. Pero nung umupo na si Cory, wala na. Marami daw basura dito sa akin. Wala na, nagbalasubas na to, naging tae. Naging ko na to. Wala na. Naging baboy na tong kuha na to. Kaya sa darating na eleksyon, gusto ko nga sa mamamalo eh. Marcos Duterte. Duterte tayo, no? Duterte tayo. Naging ko na mag-uwain na tayo. Marami talagang galit dito sa Dolomite. Ah, maraming galit dyan! Kasi bakit daw inuna yung ito yung project na to, eh marami nagugutom. Bakit? Dito lang ba sa Pilipinas ang nagugutom? Sa ibang bansa, nagugutom ah. Kita mo, diba, nagrarally sila. Mga si Raulo yun. Ayan. Yan, si Renato Reyes, buong buhay niya. Yan ang kinabubuhay niya, pagrarally. Bakit? Sinong presidente hindi na pinatikos? Wala naman ah, lahat naman pinapatikos eh. Kaya dapat yan sila, si Renato. Dapat yan mag-presidente din eh. Oo, siya ang presidente. Tingnan natin kung anong magagawa niya. Alam nyo, siyempre tao tayo. Sino bang perfecto sa atin? Meron bang perfecto dito? Ha? Wala, Diyos lang perfecto eh. Ibig sabihin, no? Hindi kaya ng presidente yan, pre, sa mga kababayan. Hindi kaya ng presidente. Kailangan ng presidente ng tulong natin, yung suporta natin. Di ba? Hindi naman perfecto si Duterte. Korupsyon. Hindi mawawala ang korupsyon. Tama. Meron yan. Pero hindi rampant. Kagaya ng ginawa nila. Ha? Hindi rampant, di ba? Mayroon yan. Maliliit yan. No? Maliliit yan. Hindi mo talaga makuhan yung yung korupsyon na yan. Nandyan yan. Hindi mo makuhan yan. Eh, mag-isa lang si Duterte. Kanya niya bang i-monitor lahat yan? Bakit yung rally na yan? Hindi ba korupsyon yan? Nagra-rally din ako dati. May bayad yan, pre. May bayad yan! Ano ako gago na pupunta ako dyan na walang bayad? Magbubuhis ako ng buhay dyan, magkuhan ako sa init. May bayad yan, alam ko yan. Kasi pinapasukan kami yan. Oh, sali-sali kayo sa rally. Oh, 1,000 daw. Pagkatapos ng rally, 700 na lang. Imagine mo yan na korupsyon. Oh. Yan ang ginagawa nila. Nabuhin pa nila yung mga Pilipino. Mga kuhan yan eh. Mga inutil yan, kailan sila nabubuhay. Alam na namin, hindi ko alam yung mga buhay pinagawa. Bayad yan. Sumasama-sama ka din sa mga rally dati? Eh, nung nalaman ko, ay, hindi pala maganda yan. Kasi nung time nung mahirap na din kami. So, parang kapit sa patalim na lang ba? Pero hindi ito maganda. Instead na magbatikos ako sa gobyerno, eh, wala ka naman magagawa, tulungan mo na lang. Eh lalo na pag maganda yung ginagawa, kagaya ni Duterte. Pinapatikos nila. Siyempre, ang akin lang dyan, hindi naman po perfecto yung tao. Walang perfecto na tao. Meron niyang kapalpakan, mga failures ba? Siyempre, tao lang sa yan. Uh-huh. Pero ang dapat yan, tulungan natin. Supporta na lang. Yan ang pinakatama. Kung may mali man siya, ayun, Diyos niya bahala sa kanya. Hindi siya perfecto. Pero ginagawa ng gobyerno, ha? Ginagawa ni Duterte lahat ng kanya mga kaya.
Di ba? Marami talagang galit, sir. Marami talagang galit. Basta, basta dito, sabi ni Sir Modilo. Ayan, ako din nakasali na rin ako sa rally sa Manila dahil may pagkain saka pera. Ayan. Tama po ba yan, sir? Tama yan. Ito si sir, ano, si... Magpagkain pa namin yan, McDo, Jollibee. Ano? Ano nga? Saan sila kumukuha ng budget yan? Pre, billion din ang budget na nila. Oo. Oh, saan sila kumukuha? Ay, politiko yan, behind. Bakit? Kung sila-sila lang, kaya ba nila yan? Hindi nila kaya yan. Billion din yan, mga poster na yan. Mga ginagamit sa pagkakot. Mahal na lang yan. Tapos, isa pa. China ang tatak. Order ka sa Lazada, tapos sabihin nila, China na yan, mga walang hiya yan. Pero gumagamit sila ng produkto ng China. Hipokrito, hindi pa kayo hipokrito? Tama, tama. Kung gusto mo, galit ka sa China, i-boycott mo. Huwag kang gumamit ang produkto ng China. Ay, lahat yan China. Ay, naku, pambira. Kahit punta ka ng SM, ang tatak yan China. Bookstore, mga kwan dyan. China lahat, China lahat. Halos, hindi naman lahat. Kasi mura ang China. Kita mo yan, pre. Sir Ryan, ang galing ni Sir Ryan. Paliwanag natin yan sa mga inayupak na mga dilawan na yan. Posti naman mga dilawan malang galit. Oo. Kasi marami na encounter, marami na ko na encounter sa Facebook din. Oo. Pero yung mga post na wala na eh. Natigil na sila eh. Hindi nila kaya mga titiis eh. Oo, dami. Hindi nila kaya eh. Wala na. Nung nakarang taon, marami pa silang mga post-post yan. Ngayon, wala na. Mga Lenny Robredo Trillanes na trend. Mga fan ba na tao. Trillanes. Tatakbo siya daw, Presidente mo. In your dreams. Si Trillanes? Oo, marami nangangarap. Oo, nupo na siya. In your dreams. Siguro, baliw lang talagang bubuto sa'yo. Baliw ng Pilipino. Oo. Pero siguro kahit baliw at bumalik yung katinuan, hindi bubuto sa'yo. Oo. Kaya nga, sira ulo lang bubuto sa'yo. Eh gising na yung mga kababayan natin. Wala na, gising na. Marami na ang gising. Buti nga, nagising. Marami na gising. Kaya na natin. Kaya na natin. Bumalik na tayo. Baka kung nag-i-event ko ito na yun. Wala na natin pinag-i-event. Ayun, kulang ng kamay. Maribulto sa doon, no? Tinanggal yung kamay niya. Pinaho yata yung kamay ni Nino dyan. Kita ko yun eh. Naka-picture ba? Pinakyuhan. So I like that. Yan ang pinagawa nila, mga ribulto nila. Wala ang pinagawa. Sa Makati, dapat yun. Ipagina yan dyan eh. Sa Makati dyan. Puro mga... Eh so marami din nagagalit sa mga build program ni Pangulo natin. Ano masasabi mo sa mga... Marami talagang galit, sir. Marami talagang galit. Ay, siyempre, yung mga galit na yan, ayaw talaga nila yan. Pagbabago. Kasi, ayaw na ang pagbabago yan. Mga kontra-kwan yan. Kontra-partido yan. Oo. Itong atin na lang. Support. No, support na lang sa ating mahal na Pangulo. Pag sa susunod na eleksyon, maging wise na tayo sa pagbubuto. Oh, yan lang po mga kababayan. I hope and I pray meron kayong natutunan. Ayan. Sa